peer review of amendments. 22 pages itong panukala, pero hanggang ngayon ay nasa page 6 pa lang sila at iisa-isahin nga ng mga senador yung bawat provision. Pero kanina, isa sa mga gustong paamyendahan ni Senator Whit Gatchalian ay sana raw wag nang isama nga yung Bangko Sentral ng Pilipinas na para dun sa pagkukunan nga ng pondo para sa MIC. Nakasaad kasi sa provision na ibibigay ng BSP yung kanilang 100% dividends sa una at ikalawang fiscal year oras na maisabatas itong Maharlika. Pero hindi pumayag dito si Villar dahil binigyan diin daw ng economic managers ni Pangulo na mahalaga nga yung... Yari talaga sa akin itong mga senador na ito na nagpasa niyang Maharlika bill na yan. Pagka ito, naku, sabi ko sa inyo, pagka nakawindang-windang ang pera natin, ha? Dividends ng BSP para sa capitalization. Bok? Okay, Camille, yung isang issue tungkol dyan sa Maharlika Investment Fund, yung magiging papel ng SSS tsaka ng GSIS. Now, we understand hindi required ang SSS at GSIS na mag-contribute anymore doon sa investment fund. Pero ang tanong na marami, kasi apparently may provision dyan kung saan maaring mag-voluntarily contribute ang dalawang pension funds na yun. So, yan yung nasa number 12 ata, ha? Correct me if I'm right, ha? Correct me if I'm wrong. Kasi I'm always right. Eh. Joke lang. Nandiyan sa number 12 daw yan eh. Yung voluntaryo pwede ang GSI at saka SSS na magbigay ng kanilang contribution. Sa Maharlika Fund. Yan ba'y tinanggal o yan ba'y dinagdagan ng provision na bawal at all mag-contribute ang SSS at GSIS? Anong nangyari doon? Bok, sa ngayon, hindi pa umaabot dyan, no? Kasi nasa Section 6 pa lamang sila. Yun pa lang yung inaamyendahan nila. Yung provision na yan ay nasa Section 12. Pero, nauna... Tama ako. Sabi ko sa inyo, correct me if I'm right, eh. Ang ginepensahan yan, Bok, nitong may akda nga ng panukala na si Senator Mark Villar. Naka ang po! Sinasabi nga niya, option lamang... Mark Villar, markado ka sa akin, sir, ha? Markado ka sa akin. Pag yan, pumalpak yung Maharlika Fund, hahuntingin talaga. Aaraw-arawin kita dito. Hindi, biro. Alam ko, napakagaling mo sa DPWH. Maganda ginawa mo. Pero sir, nagkita pa man din tayo sa aeroplano papuntang Japan. Nandun din siya. Kita ko siya. Gulat siya. Sabi ko, sir! Kita kami niya sa aeroplano. Sir, ako'y gumagalang sa inyo, napakagaling ninyo. Sa katunayan, dinepensahan ko ho ang inyong nanay nung napalaban sa isang Senate President na ano. Pero sir, sabi ko nga ho sa inyo, sa channel na to, pag tama, palakpakan. Pero pag mali, banatan. Pag yung Maharlika fan na yan, nagkaloko-loko. Kahit pagdating ng 10 years or 12 years, sisiguraduhin ko ibabalik at ibabalik ko sa inyo, sisi. Ito na binibigay nga sa SSS at GSIS at hindi naman nga nire-require na mag-invest sila. So sinabi rin niya kahapon sa kanyang interpellation na sayang naman daw kung pipigilan na mag-invest yung SSS at GSIS sa Maharlika kung kikita naman daw. Bok? Okay, so just to be clear, for the moment, at least for the moment, status quo pa rin yun. The provision still stays there for Correct. The moment at least Correct. Na maaaring mag-contribute yung SSS Correct. At GSIS, pero hindi sila required. Correct! Yes, Bok, yan yung inaantabayanan natin, no? Pero kanina, majority naman ng mga senador, yan yung kanilang concern. Kaya nga, kanina, doon pa lang sa mga naunang provision, si Senator Raffy Tulfo nga, pina-amend na nga niya na ilalag na hindi isasama nga yung mga, katulad nga ng SSS, yung PhilHealth, yung GSIS, doon sa pagkukuna. Alam mo, eto ha, kasi may mga gago kasi dyan sa channel ko. Dito sa channel ko, at saka sa Facebook, sabi nila masyado ko daw bang pinapalakpakan si Tulfo. Eh, maganda talaga yung ginagawa. Isipin nyo ha, yan talaga ang sablay dyan eh. Okay? Dapat, define kung ano talaga at saan kukunin ng source o saan kukuha ng pera.
Buti, sinabi niya na ilagay dyan. Ewan ko kung masusunod yun. Pero sinabi ni Tulpo talaga na tanggalin niyan GSIS, SSS, PhilHealth. Huwag kukuhanan niyan. Kasi pang tao yan eh. Ah, naintindihan niyo ibig ko sabihin? Yan yung perang pinagkukuhanan na ating mga kababayan. Huwag niyo namang galawin yan. Yun yung punto ni Tulpo dito. Kaya napaka maayos talaga ito si Tulpo eh. Kasi alam mo, kaya gusto ko tumama na to. Alam niya, salat kasi siya. Alam niya yung nasa baba. Diba? Hindi man perfecto. Wala namang perfecto senador eh. Kaya lang, alam niya kasi yung pakiramdam ng nasa baba. Yun ang importante sa akin eh. More than anything else, education, English speaking, whatsoever, ang pinaka-importante sa akin, dama yung nasa baba. Katulad ni PRRD, ganun si PRRD, dama yung nasa baba. Ang problema kasi ngayon sa Pilipinas, marami sa ating leader, sobrang hindi na ho dama ang ating mga kababayan, yung masa. Kaya nga gustong-gusto ko yan si Tulpo, si Robin Padilla, si Senator Bongo, 'di ba? Si Tolentino rin magaling. Kasi nga ho, dama ho yung mga nasa baba. Ang problema kasi yung iba wala talaga eh. Oh. Marami pa tayo mga gusto diyan na Senado na alam mo yun, alam mong yung hirit eh si Bato, okay din naman sinabi ni Bato eh. Doon lang sa Degamo case, medyo sumabit-sabit siya sa akin doon. Pero doon sa ibang bagay, alam mo yung ramdam niya yung nasa baba. Yun, kaya okay.